paraan para i sa panahon natin ngayon na sabihin na nila sa konteksto ng panahon natin na medyo magulo, di ba? At marami sa atin na may mga gustong sabihin. Parang ang hirap maging seryoso masyado kasi ang dating magiging masyado kang confrontational, di ba? So magandang gamitin yung comedy para ilabas mo yung grievances mo, yung frustrations na na-express mo nga yung gusto mong sabihin, nakapag-entertain ka pa ng tao. Ayan. Pag-usapan pa natin yan, ano, Irma, na. Pero, team curious lang ako. Pag sinabi natin stand-up kasi, kadalasan you talk about laugh line, or diba, yung punchline pala, I'm sorry, yung, ano ba yun? Yung kay Alan Kay? Clowns. O clowns, ganyan. Anong pagkakaiba ng stand-up nila din sa stand-up ng Comedy Cartel? Yung ganung klaseng stand-up kasi, bukod dun sa fact na associated siya sa LGBT community, legitimate naman na art form yun, paggagawa ng comedy, at nakakatawa siya. Pero ang pagkakaiba kasi sa point of view stand-up comedy, ang ginagawa, yung perspektiba mo yung nilalabas mo. Madalas kasi ginagawa sa ganoon, inoobserbahan ng comedian yung nangyayari sa paligid niya, yung mga audience, tapos hinihiritan. So, merong ganong effect na parang Okrayan type. Ayan. Gusto ko yung pagkakasabi mo na Okrayan type, ha? Sa'yo talaga nang galing. Pero pag stand-up comedy, ang ginagawa, minsan actually, sarili namin yung pinupuna namin bilang pagbanggit ng mga kakulangan namin at ginagawa namin, pinapakita namin sa nakakatawang paraan. Pwede ring ibang tao o lipunan mismo yung kinokomentahan namin para maipasok